Prepare for battle. Seconds to battle. Ha? De, okay lang yun, okay lang yun. Okay lang. Ah. So, yun na nga guys. Sad to say na yung ating TNC, hindi sila yung una naka-qualify sa ating C qualifiers. Pero meron pang bukas ha. So, ngayon mag-proposite tayo sa European qualifiers. This is between Blinkpool and Win and Rain. So, ayun, umalis na sila. Umalis na sila. Ayan, Blinkpool, Win and Rain. Apat nga pala to, ah. Apat to na teams for the European. Nandito na rin yung OG. Pero, Win and Rain. Ngayon, nakakuha ng first blood. Hindi ko na nahapol. So, catch up lang tayo. So, side pala ng Win and Rain, it is Milan sa Skywrath, Ritsu sa Spectre, Forev sa Bloodseeker, Kitrax sa Witch Doctor, Bryle sa Lashrock, and sa side naman ng Blinkpool, Misery, Snake Assassin, Madara, Phantom Lance sa Sax sa On the Wind Ranger, Kaiser sa Pugna, and Kezu sa Magnus. So, yun, nagka-direktahan agad to ha. Ang mananalo dito guys, magkakaroon ng slots sa finals and isa lang kukunin sa European qualifiers. Ayan. Pasok pa rin ba yung TNC sa TI? Bukas, malalaman natin tomorrow. Okay? Nahulog lang sila kanina sa... Nahulog sila kanina dun sa... Ano? Sa losers... Lower bracket. Lower bracket sila. And congratulations sa pala sa mga fanatic dyan na ano? Na mods fanatic. Sila yung unang makakapasok ha. Invited na yung Mineski sa C. And then sila yung pangalawang makakarepresent sa C na team dito sa TI. And then, hindi pa naman tapos. Hindi pa tapos. Shout nga pala sa'yo, Yellow Yellow. Yellow Yellow. Ayan. So, biglaan agad tayo nag-jump in dito ha. So, 1-1 ang score ngayon. Ang match-up dito sa mid lane, it is Leshrac versus Pugna. Pares na intelligence. Pero kinuha dito ng Pugna, guys. Kinuha ng Pugna. Hindi pa siya kumuha ng ward. Declify at saka Nether Blast ang nakuha niya. So, ang Win and Rain, objective nila makasnowball itong Bloodseeker at saka Leshrac para maharas nila itong Phantom Lancer. Ah. Blinkpool, kitang-kita ko sa Blinkpool na parang mas malakas yung lineup nila sa late game. Kasi Phantom Lancer, wala silang pang-antay sa Phantom Lancer. Sa top lane, Saksa, hinaharas nitong Skywrath. Offlane nga pala ito ng Bloodseeker ha. Ah. Boshan, uupo ba ba sila Kimo at Ate Leia? Oh, tomorrow, babalik yun tomorrow. So, supporta pa rin sa TNC. Siyempre. Bukas guys, bukas. Baka sinadya. Naku, walang sadya-sadya doon. Walang sadya-sadya mga sir na matalo yung TNC. Tingin ko kasi na yung Fnatic, parang handang-handa sila sa game plan ng TNC. TNC kasi... parang kulang pa sila, wala pa silang tig-analyze masyado, wala silang statistics, ganun. Uy, kasama ko nga pala si Eric, ha? Sasandal ka lang, naku, wala na naman akong kasama, pero sanay naman tayong mag-isa, sanay naman tayong mag-isa. Ayan, yan gusto ko sa'yo Eric, yan ang gusto ko sa'yo.
Narak na naman ang FB ko kanina, ha? Ikaw, ikaw nag-rack, no? Hindi ako. Yung aking nga may nag-post, nakabrief si Paolo Abilino, eh. Ayan. Naku, walang malas-malas mga sir, walang malas-malas. At Win and Rain, lumalamang sila ngayon sa ating kill. And they also have the 1,000 gold advantage. Ito. Oh, may chance pa nga ang TNC tomorrow. Tomorrow ang last chance nila, kaya huwag kayong mag-alala, ha? Pero sad, parang lalaban ng TNC kung sinong mananalo sa NTT at saka sa Tigers. Ayun. Yes, yes. May dugong Pinoy si Brel, di ba? Pinoy to, di ba, si Brel? Oo, Pinoy yan. Tropa ni Pinoy yan. Ishii. Mm, tropa ni Ishii. Ako mag-camera mamaya dyan. Ah, ikaw magka-camera dito. Pero okay naman ako magka-camera. Ako magka-camera. Kasi maganda nga ako magka-camera, eh. Ito na nga, may aggression stopping. Blood right kumanek doon sa Similan. Duguan! Pero mina micro-micro sa loob ng puno and buhay pa. Etong si Forev may movement speed at mapapatay niya yung Phantom Lancer dito sa top lane. Ako na mag-o-obs, ha. Naninibago pa ako dito. Blood rent na naman. Tinamaan pa ng concussive shot. So, gustong patayin etong si Saxa. Pero bumabalik na dito yung Phantom Lancer. So, 5 minutes pa tayo, guys. Sige, kahit sino muna yung obs mo. Ako na, ako na. Wait lang. Ah, para nakaharap doon. Mas masarap kasi ako yung mag-o-obs, eh. Para... Okay. Para ma-explain, sige, ganito na lang, usap-usap lang tayo. Chill-chill muna tayo ngayon. Wala bang sounds? May sounds naman eh. May sounds naman eh. Ano yan? Hoy, sino yan? Ano na naman yan? Naku, nagkakarap na kami. Sinong mananalo dito, ha? Mag-proceed sa finals. Isa lang kukunin sa European, no? Ay, alam ko isa lang ata. Isa lang kukunin, guys. Yung OG, maganda din yung standing nila dito. And grabe din yung bakbakan dito sa European. Pero grabing bakbakan. Ito si mid lane. Life drain, hindi mabamatay. Pero Maledic. Yung pa si Misery. Isang tick na lang ng Maledic. And sasabog doon ng assassin. Mamamatay siya. 6-1 nga pala ang score. Top lane. Lang grabe yung harassment dito na ni Forev, level 4 na yung Bloodseeker. At may teleport nitong Nyx Assassin, nakakapatay lang. That will be the blood right na impale ang Bloodseeker at mamamatay dito sa top lane at naiwan na lang ang Skywrath. This will be in favor for Blinkpool. Yes, yes, yes. Maaring babalik pa si Kimo, 'di ba, bukas? Oh, titignan natin kung pwede mamaya. Pero si Leia, Leia B, babalik talaga yung bukas. May bukas pa, sabi niyo ba sa loob? May bukas pa! May bukas pa. May audio ba? Kasi isa, wala daw audio yung kanya. Spam one nga kung may naririnig kayo. Sino mananalo dito, kakalabanin ng audio? Naririnig niyo ba si Eric? Naririnig niyo ba si Eric? Bako kung hindi marinig, ha? Hello, si Boss Budo Mansta. Ay, Boss Budo Mansta! Lo, tawag okay ka. Okay lang. Uy, may double impale. Kumanag doon, Phantom Lance. Si Milad, konti na lang buhay. And Skywrath mamamatay. Hinahabol na dito, Bloodseeker. Naku po. Top lane, nakakabawi na. Kanina si Forev, lamang sana dito. Pero nasolusyon na ng Blinkpool. That is the Nyx Assassin na nag-back up na dito sa top lane. 2-1-2 kasi yung laning ng Blinkpool dito kanina. Sino mananalo dito, kakalabanin ng ano, no? Ha? Huh? Kakalabanin ng OG? Sino mananalo? Wala pa eh. Yung OG, may inaantay din eh. May matchup din sila. Ah, baka yung mananalo dito. Hindi ko kasi na-review kasi wala si Herbs, di ba? Si Herbs kasi dapat magkakas ngayon. So, 2-0 yung OG kanina eh. Not 2-0. So, OG ang nag-aantay. OG ang nag-aantay sa buwa, guys. Ayan na naman aggression. Bug na mabibigyan doon. May impale sa dalawa. Shackle shot. Hindi man lang kumunag. Sayang. Pero si Misery nag-iisa. Hahabulin. Nandyan yung stun. Hindi inabutan. Winner ng Tigers versus NTT ang lalaban bukas. Yes po, opo. Maglalaban pa bukas ang Tigers and NTT. So nag-aantay doon ang ano, PNC sa unahan. Yan, giveaway. Nag-promise si Kuya Nick since ilang araw na tayo walang giveaway, Eric? Hmm? Parang apat na araw na tayo, limang araw na walang giveaway, di ba? Pero promise bukas meron. Promise ng lima. Anim. Anim na arcana, guys, sa giveaway. Sa mga subscriber dyan, huwag kayong mag-alala. Meron tayong giveaway soon. Ito na top lane. Madara. Yan na naman yung Blood Rite. Naku, sayang, ha.
Sayang yung momentum ni Forev dito sa top lane. Anong level na itong Nyx Assassin? Level 4 pa lang. Ako, level 4 pa lang, nahihirapan na sila sa Nyx, ha. What more pag nagka-online na yung Vendetta? Pero lumalaman pa rin. Chuckle shot! Ayun, mga sir, baon na baon si Forev. Mara right click ba? Pero makakaalis. Hahabulin pa rin ng Phantom Lancer. Tumatago sa puno. Ang pugna mabibigyan. Saksa, hinahabol at tinamaan nga ng power shot. So, 1-1 ang bigayan. Pero na lugi na naman sila Forev. Kasi core sa support na pugna ang nagkapalit. Ay, hindi pala yung support na pugna. Position number 1. So, core on core, okay lang. Ito si sa bottom lane, napapabayaan lang yung Spectre na free farm. Mga sir, tanong lang, bakit kaya na 2-0 ang TNC sa Fnatic? Sa tingin mo siyan, bakit? Handang-handa eh. At saka kulang daw yung ano eh. Kulang daw ang TNC. Kulang sila na kulang coach din, talaga sa in-game. Coach, analyst. Analyst. Yung Fnatic, kompleto yun eh. Mahirap daw talaga yung ganun eh. Pero yung top lane saglit, Bloodseeker. Maraming illusion dyan, nakita na ni Forev yung totoo pero hindi siya tinaman ng power shot. At mamamatay doon ang Phantom Lancer sa Maledic ng Witch Doctor. Nakarapture din ata siya doon. Oo. Ay, nakakulang ata sila sa Analyst kasi nung TI6, di ba? Analyst. Kasama nila si Demon. Oh. Kasama rin nila si Kip noon. Si Kips. Pero si Kips nasa Vega nasa na, di ba? Nasa Vega na. Kaya parang maganda yung galaw nila nun. Uy, hunt from Spectre. Hahabulin yung Wind Ranger. Diyan pa, makaka-power shot siya. Makaka-shackle shot. I mean, pero mamamatay siya dun sa top lane. Wala siyang katulong. Sino na yung invited sa TI8? Yung manalo kanina, si sila ano, Fnatic. Fnatic. It's Mikaloy. Shoutout nga pala. Ayan. Oh, yun o, sinabi ni Kaloy, ni Boss Kaloy, handang-handa ang Fnatic doon. Yan kasi isa sa mga disadvantages, di ba? Pag nasa, ano ka, pag nasa taas ka, pwede kang i-analyze or pwede kang basahin yung gameplay mo. As underdog, walang ano sa'yo, walang panama. Pero Fnatic doon, tingin ko handang-handa lang tayo. Handa yun. Daming ginawang research nun. Oo, grabe makapag-research yung Fnatic. Siyempre, TI8 na eh. TI8 na yung nakasalalay dun. Nagtaka nga ako sa drafting eh. Oo. Mm. Tapos hindi actually, binan... pumusta ako sa TNC nung ano eh, nung binili ko ng Arcana sa'yo. Bumili ako ng Arcana, tapos natalo lang. Binigay mo yung Ranger, no? Ay, nako. Uy. Todo support ako nun sa TNC, pero wala eh. Masaya pa naman din, kasi... Siyempre, nandoon yung si DJ. Nandoon din si Abit, mga idol natin. So, pasok pa rin sila. Ang ganda kasi nung game 1, no? Ang ganda nung game 1. Nanggigil lang sila eh. Comeback na sana yun. Napanood nyo mga sir. So, patuloy tayo sa laban natin. Kumusta, Jazz? Saan? Ay, Jazz, dito nga. Chill-chill lang dito. Chill-chill ka lang dito, Jazz! Ayan, nandito nga pala si General. Kakatapos silang... kanina yung OG. Sino nanalo OG? So, ang mananalo dito guys, kakalabanin ng OG. Isa lang din kukunin, di ba, sa EU qualifiers. Tingnan natin yung net worth. Una nga pala naka first 10 kills tong War or Wind and Rain. Pero, ayan ah, ang advantage nila, konting-konti lang. 1,000 lang yan. Di man lang nag-Spectre si Raven sa second game. Kasi nakakuha ng Ishi-Ishi Doki eh. Ay, naku, Wind Ranger. Pinipilit niyang pumasok at mamamatay siya doon. Kasi kinounter kasi yung Monkey King sa Lycan. Alam niyo naman ang Lycan, pag pumili siya ng Spectre or ano, kakainin talaga yung Spectre. So, pinili nila yung Monkey King. Ang naging problema doon, tumaba yung Axe eh. Ang lupit kasi ni DJ mag-Wind Ranger doon eh. Kaya hindi tumaba yung Monkey King. Yun lang, sa tingin ko. Paling ano pala na ito? Diba naghihintay yung sino mananalo dito, kakalabanin yung OG. Tapos may loser's bracket sila, may best of 5. Best of 5 yung finals. Basta yung mga ano, mga 1 lang ang kukunin per region, best of 5 talaga eh. Kaya kanina best of 3, kasi dalawang kukunin sa CEO. Yun, namahant ng Spectre, hinahabol yung Phantom Lancer. Konti na lang ang buhay ni Cozy Milan per Mystic Flair. Mabibigyan tong Phantom Lancer at madadamay pa yung Nyx Assassin. Binigyan na siya ng tip dito ni Ritsu.
Umuwi na ba yung execration? Kanina sa game mo na umupo pa dito yung nasa nun sila. Siguro nag-yossi break pa yun sa labas. Yan siguro. And pagkatapos nun, magsusmoke muna etong blink pool. Hindi pa nila nabibigyan tong Spectre ha. At Spectre threads lang ang kanyang item. Hindi siya nakapag Vanguard. Rekta agad siya na Radiance ang kukunin. Wala pa! Hindi pa nga laglag ng TNC, Discolords! Pero, nakasmoke dito yung blink ko. Wala siya yung target ng Wind Ranger. Ayan, yung Shackle Shot! At saka Power Shot agad! Life Drain, Decrify! Bawas na bawas yung Spectre. Walang pupuntahan. At mamamatay siya doon sa bottom lane. Di na siya nakasingit sa mga punuan doon para makatakas. Sinubukan niya pa mag-TP out, pero wala rin. Wala rin. So, Spectre down, it will give advantage sa Phantom Lancer na magpa-farm. Di-delay siya sa plan doon. Ayan na, sinasabi ko sa inyo guys, naku, pag hindi to tumaba ang Leshrac sa side ng Wind and Rain, makaka-free talaga tong Phantom Lancer. Parang si Resolution, di ba? Oo. Kahit maraming antay sa, kahit may mga antay sa kanya, etong Leshrac or no, sa Phantom Lancer na as long as maka-farm. Sobrang ano niyan, sobrang katin niyan sa Clash. So ano pala, di nakakilala kay Bryle. Pinoy yan na galing sa ano, Digital Chaos. Ewan ko kung ano yung past team niya, pero nag-Digital Chaos siguro siya. Complexity siya dati. Kasi mostly sa mga ano Bryle. Parang nakita ko siya sa Complexity dati. Complexity Bryle. Parang narinig ko. Basta, parang pero DC siya. Pero Pinoy pala siya, no? Oo, oh, gulat nga ako. Sino nga din yung isa, yung si Lee? Si ano, sa SG Esports. Si SG Esports. Si may mga Pinoy. May mga Pinoy din talaga na player na nasa labas naglalaro. Ayan. Pero ito, farman yung ating game. Nag-inuman na ata sila Kimo. Sinabi nga ni Kimo kanina eh, na naka-get over na daw siya nung hindi sila pumasok sa DI. 5 days daw siyang lasing. Pero ito, si Magnus may dagger na. Kezu. Yan, kinakailangan talaga yun ni Kezu eh. Since etong sa blink pool, ang kanilang lineup, wala pang tanker eh. Phantom Lancer, kakailanganin pa yan ng heart para makapag-tank soon. Pero na-online itong Magnus na Blink Dagger. Ayan, papalag na yan ah. And papalag na nga ito. Tingnan nyo, naka-aggressive na sila dito sa my neutral area. Si Misery. Ito pa itong si Forev. Forev, makaka-ano na siya, Blade Mail. Uy, Shackle Shot! Ang lupit-lupit! Impale to follow, tinamaan pa ng Shockwave. Nako, tinoro! Patay yung kuya nyo. Samantalang si Bryle naman, pumupush siya may top lane, nakuha niya na yung ult na dun. Malakas din ito magpush ang Leshrac sa top lane, Diabolic Edic lang eh. Objective gaming muna sila, habang kumukuha pa ng farm si PL. Uy! Hindi niya pa na-deny yun. Sayang naman ito. Tense yung match up ha. Uy! Shackle Shot, hindi kumunect. May double damage yung Wind Ranger ha, masakit sana yung focus fire niyan. Pero sayang, hindi kumunect doon. So si Kezu, nakita na nila na merong dagger itong Magnus. Ganun pa rin eh. Ang yaman ng Spectre dito. Meron na siyang 3,000 ah. And 800 more. Meron na siyang pangbili ng relic dyan. May blade mail na si Forev dito. Mag-greedy na ito, panigurado. Papasok na siya. Lalo na sa Pugna, pag binlash siya. Easy blade mail. Diffusal naman para sa PL. Ang ganda niya ng items ng Pugna ha. Meron siyang Veil of Discord at saka Aether Lens. Mas masakit yung kanyang life drain. Meron ng Decrify na mag-multiply. Lalagyan pa ng Veil. Naku, pag sumabog yung ano, tapos, ano, ayan na yung smoke. Pa mga sir, magre-reveal na. At ang ganda ng reverse polarity sa tatlo. Ayan ang hunt para i-counter. Walang follow-up na nangyari doon. May bibigyan agad yung Witch Doctor. Hinahabol pa nila yung another support. Pugna will fall sa kabila. Pero Leshrac din mabibigyan si Kezu na nakapag... ano nga yung ano? Rapture, hindi siya makakagilaw at mamamatay yung Magnus. 3-4-2-4-4-2. Chase! Grabe! Kalat yung clash! Kalat yung clash! Kalat na kalat! Pagka-RP sa tatlo, walang follow-up, ang layo nung binakin natara. Ang swabe sana ng RP eh. Oo. It could do more. Siguro, hindi sila namatay ng Pugna. Kasi sapat na yun eh, si Kezu lang namatay. Oo. Kasi na-rapture siya after nun. Pero ang tagal ng follow-up, pero swerte pa rin itong blink pool. Layo eh, kasi diba na-pop ni PL yung smoke niya. Oo. Lagano siya, lumayo siya habang yung Magdus naman, nag-blink pa RP. Oo. Kaya di siya naka-follow-up agad. Di sila naka-follow-up kasi yung Spectre, nag-hunt agad. Oo, eh. Nag-hunt. Nag-hunt agad nung after nung na reverse polarity. Pero kahit ganun yung nangyari, apat yung napita sa kanila habang sa blink pool naman, dalawa lang.
Ayan na nga yung Specter. Ah, yung ating Phantom Lancer. May defusal na. And going for the heart. Kakailangan talaga ng blink pull dito ng tanker. At nananalo sila sa Clash. And nakakalimutan nila si Ritsu. Naku. Pa-Radiance na. Resibo na lang. Sakto din na. Nasa oras din yung Radiance niya. Ito ba yung item ni Skyrat na mahal? Ha? Yung golden. Yung gold? Oo. Yung gold na ano? Ito, titignan natin. Oh, ito yun. Grabe naman yun. Empyrean. Gustong gusto yan. Kuya, ni Skyrat Lords din ako eh. Shout nga pala sa'yo, Super Vayne. Escape mo yan. Ah, escape. Okay, okay. Yan. So, thank you. Tingnan niyo yung, item na yun. Tingnan niyo yung net worth ah. Pantay yung dalawang course dyan. Mayaman ang Phantom Lancer. Mayaman itong Specter. And tablado din ah. Pugna at saka Lash Rock. Direkta BKB si Brel dito. Hindi siya yung ibang Lash Rock na ano, no? Bloodstone first. Masakit kasi yung ano eh. Masakit kasi yung Pugna. Oh. Yung Life Drain at saka Mana Burn. Nung ano. Mana Burn wards, itong... Di, Mana Burn nung Nyx. Nyx Assassin. Antay na antay kasi itong Nyx Assassin sa Lash Rock. Kaya BKB siya. Magandang ano yun eh. Magandang item pang dito. Sustain sa Clash yung inano niya, no? Tsaka pwede siyang mag-self-use yules para maubos yung ilo habang naka-activate yung mga skill niya. Pero nasa comfort zone to ng Win and Reyna. Kasi magre-radiance na dito. Etong Spectre. Uy, may Vendetta. Nakita dyan si Forev. Misery, may binabalak pero napakalayo ng kanyang mga kasamahan. Mag-iisa siya dun. Ayun si Borrelio, nagpapa-shoutout sa'yo, Eric. Shoutout nga pala sa'yo. Shoutout sa'yo, Boss Borrelio. Magandang gabi. Magandang gabi, guys. Magandang gabi. Sayang, intense ng laban ng TNT kanina. Sayang. Okay lang, okay lang. May bukas pa, may bukas pa. Bukas, TNC versus TNC. Ayan na yung Ray, ayun nga lang, TNC, dalawang TNC. Ay, hindi. Sino pang mananalo sa NTT versus TNC? May NTT. Entity pa. Oo, pa. Entity pa. Naghihintay yung TNC pre, ano. Ayan na yung bawang. Nako, lumapit pa doon si Forev. At nadamay pa. At nakapagano pa. Nag-bounce pa yung bawang eh. Ay, hindi pala yung si Forev. Si Windranger pala yun. Si Saksa yung namatay. Saksa. Oh, caster na kami dito lahat, guys. Oh, kasi ang sarap ng setup, di ba, dito? Pag manonood ka, ganun. Nung dati kasi, ganun lang eh. Gaganun ka sa screen, ikaw lang mag-isa. Shout ka. Pero ngayon, chill-chill lang, ganun. Chill-chill. Ayan. Kaysa umupo kami, walang ginagawa, no? Pwede nga humiga dito eh. Pwede nga humiga dito eh. Kung komportable ka na talaga. Ayan. Ang laban ngayon. Ang Specter, meron ng Radiance at mahihirapan na itong Blink Pool na umabante. Kasi pag hunt lang to, mahihirapan si Kezu ng setup. So, pero may force up na rin siya, nasa corner lang. Ang dapat unahin dito, paunahan na lang eh. Paunahan Magnus dapat umuna dyan eh. Oo, pag nakapag-hunt si, ano, si Ritsu, mapupurnada yung ano niya doon, RP. Oo, matatagalan bago siya maka-setup ulit. Oh. And Lash Rock ngayon, nako, may pang BKB na. Supposedly, antay yung antay itong Pugna at saka Nyx Assassin sa Lash Rock. Pero BKB for Lash Rock, magkakaroon doon ng advantage. Kahit lugi itong Win and Drain ng 2,000 ngayon, ha. Maganda yung item choice ganun talaga. And after the Radiance, magbe-Blade Mail itong Specter. Eto na lang inaano nila eh. Na si Madara, maganda yung pestuhan. Oo. Oh. At mayaman din na etong Phantom Lancer ah. Meron na siyang HP din parang na pwede tumangke. Parang resolution talaga yung PL niya eh, no. Oo. Defusal tas heart. Si resolution nga pala yung nakapasok sa ano no. Sa VJ Storm na nakapasok sa North America. Tatlong slot kasi yung kukunin sa North America, eh, tatlo. Tapos VJ Storm ang una nakapasok and then Optic Gaming at saka Complexity and EG. Naglalaban pa. Naku, may matatanggal sa kanila, ha? Worst up na rin si Forev dito. Nakakita ka na ng ganun, Bloodseeker, Dagon Tide. Oo naman, sa pub game. Grabe ganun yun, ang no? Pub game, eh. Oh. Ganun ang pub game, guys. Bloodseeker, Forest Up. Forest Up, Dagon. At Dagon. Ayan. Toxic talaga. Ganun yan, since Dota 1, eh. Ganun ang ginagawa ng Bloodseeker, eh.
Nagulat ako nung kasi rapture, rapturein mo. Tapos i-force up. Stop. Tapos minsan din pag gusto na yung mga dagong type kasi na Bloodseeker, pag yung mga kalaban na hindi marunong, yung gumagalaw-galaw pa rin kahit rapture. Oo. 'Di ba? Pag na-rapture mo, papanik-panik konti. What more, itagon mo agad. Naku, mapapanik na at wala na magagawa yun. Nakakainis yung galon. Oo. Ito, si ano, may Road of Atos na dito yung Skyrat. Si Milan. Easy Magic Lure talaga. So, BKB, Regents, eto na, magkakaroon na ng laban. Art, reverse polarity lang sa isa. Bloodseeker dyan, binabanatan. Pero hard to counter, Blade Mill na ipaktarin. Naku, duguan doon. Na Maledict at saka kumain ng Death Ward. And two heroes mamamatay for Blink Pool. At ayan na, sabi sa inyo mga sir, kahit lugi sa net worth, etong Win and Rain, lalamang pa rin sila dahil sa build up ng mga heroes nila. Tatake na rin nila yung Roshan dito kaagad pagtapos ng clash na yun. Hindi nila agad na ano, si Foret na verse down, nakapag-blade mail pa siya. Sabay lumabas naman yung hunt ni Ritsu. Grabe yung counter. Pinagsak ng Death Ward, sakto sa pwesto nila. Kumain nga ng Death Ward si Kezo, pero Wind Ranger, nakumit ang buyback! Pero naku, inabangan! Inabangan! Doon at nalusaw ulit. Tinip pa siya. Buyback for Saxa. Pero ito si Misery, delikado pa yung lagay niya dito. Sakit-sakit mo. Pero yung Blood Rage ng ano ng Bloodseeker, ano yan eh? Double-edged sword niya eh. Pwede yan maka-benefit sa'yo. Na pwedeng lumakas yung damage mo sa magical. Pero pag ikaw din tinamaan ng magic, ganun din eh. Ganun din yung effect. 40% kasi yun na damage increase. Ganun din sa'yo. Kumbaga para siyang madness. Kung ipapap mo yung madness, malaki din yung babalik sa'yo na damage. Ito si ano, Pugna, may BKB na to. Maganda na kasi yung ano eh, Bloodseeker at saka Leshrac. Nakita no kung ano combo. Bibigyan niya ng Blood Rage yung Leshrac para yung pulse mo yung magical. Yung magical ng Leshrac malakas. Yan. So, sayang yung RP doon. Sayang yung isa lang eh. Isa lang eh, hindi niya nahuli. Ang magandang scenario sana dito sa RP ni Kezu, mahuli etong Spectre at saka Leshrac. Pero Spectre dapat eh, para hindi na makahunt. Naka-blade mail na rin siya dito. Pero maingat yung laro niya ha. Ayan na, naku, Rad of Atos reveal. And makukuha dyan si Misery, makakalis yung Scepter, may stun to follow. Naku, hindi lang na-stun. Na-rapture, pero naku, reverse polarity naman sa tatlo. Mapapap ang Aegis, mga sir. Kompleto pa dito yung Blink Pool. Si Ritsu, walang hat. Papasok doon, Blade Mill, knife-up na. BKB nitong ni Bryle, uunahin na double stun. Nasa likod, Pulse Nova, sasabog doon ang Nyx Assassin. Hinahabol pa si Kezu, Death Ward. Tumatago lang sa puno, yung Witch Doctor. Pero masusungkit dito ng Phantom Lancer. At ayan lang, grabe yung bigayan habang wala pa yung hunt. Inabuso na nila Kezu ang setup doon. Ang ganda ng mga pasok ni Kezu eh. Nakakuha niya yung dalawa sa RP, tatlo sa skewer. Tapos wala pang ano na nahan si Ritsu, kaya maganda yung kumbaga maganda yung pagkaka-setup nila. At naka-preheat pa yung ano, Phantom Lancer eh. Oo, na-preheat na talaga lahat. Pop din nila yung Aegis ni ano doon, ni Bryle. May Aegis advantage po yung Win and Rain, pero lumamang pa rin tong Blink Pool. At ayan, makukuha pa sila ng second tier tower sa Win and Rain. Isa pa, binibigan ni Kezu ng Empower tungo si Madara. Na-add yan ng damage ha. Ilang damage ba yung ina-add ng Empower? Aside from cleaving, may bonus damage pa siya na 50%. 50% na cleaving attack and 50% na damage. Binibigay niya additional nitong Empower. So, ayan na naman yung hunt. May hinahabol dito. Naku, Wind Ranger. Nakita BKB na ipop sa harapan ni Madara. Pinagtutulungan mga sir. Na-stun ng Phantom Lancer. Walang kawala. At mamamatay siya dito. Pero daming ginamit doon para lang patayin itong Phantom Lancer. Ayan. Jerry Kramsay 22. Ayan, shoutout nga pala sa mga Jensen gamers dyan. Nandito din si General eh. Nag-chill-chill lang, mga Jensen boys dito. Bukas mga sir. Bukas ang ating ano. Bukas ang ating TNC, Entity Gaming, and kung sino man nanalo. TNC Tigers. Ayan, magrarambulan pa rin sila tomorrow. Okay.
Ay, may na-impale, may na-mana burn. Pero si Rizzo, buhay pa yung loob. BKB na ipa, pero na-shackle shot. Nasa likod, nalusaw ang Wind Ranger habang wala pa yung Phantom Lancer. Kina-clash na sila. Uy, at RP. Ayan pa, ang ganda ng RP ni Kezu. Buyback na akin ng Nexusassin. At mabibigyan doon na team wipe pa ang Wind and Rain. Wipe. Kahit wala pang Phantom Lancer. Grabe si Kezu, bayad na bayad. Bayad na bayad, bayad na bayad si Kezu sa RP niya yun, na-save niya yung Pugna, kaya nakapagbitaw ng skill si Pugna dun. Bayad na bayad. Sir. Walang mintis yung reverse polarity. Patay yung lima, yung bot lane naman, pumupush yung creeps nila dun. Di pa magkukommit ng buyback dito yung win, ano? Sino kayo pinulit kay Kezu sa secret? Sino yung lineup niya sa secret? Si Pata, magaling yung si Pata din. Parehas din sila actually, si Pata, maano din siya, nagmamagnus din si Pata eh. Nagmamagnus din yan. Pero, pasok ba? Ay, pasok nga pala secret sa top 8 na. Top 3 ang secret. Liquid. Hindi. Liquid, VP, secret yun, diba? Ayan, top 3. Isa yun sa mga, ano din eh, inaantabayan ko na sa match ng ano. Sa TI. Ng TI kasi Papi fanboy ako eh. Ay. Papi fanboy ako, Papi fanboy. Ayan. Unti-unti ng... lumalaman yung pero ewan ko ba, kahit ilang beses na ako natalo sa secret. Bet ka pa rin. Bet ko rin ako ng bet sa kanila. Parang EG nga. Pero EG nga implikado din, di ba? Kasi pumapalog yung complexity eh. Ayan. Pasensya sa mouse. Pasensya sa mouse kasi nakaano pala yun, nakaano kanina, nakaano sa attack. And eto ha, 30 minutes na tayo. 24-19 ang score. And kanina, lugi ang blink pool. Pero because of the reverse polarity ni Kezu, tatlong reverse polarity mga sir, nanalo sila ng tatlong clash. At lalamang sila sa gold advantage. Tingnan natin ang item and build up nila. Uy, ayun, si Madara dito. Meron ng heart. And defusal, going for the Shanji Yasha, siguro to. Or Manta. Oh, Manta, uy, subalit eto, nakita si Doktor. At ma-impale, mana burn, shackle shot, power shot sa mukha. Sa kabila naman, nabatay ni Madara si Milan dun. Skyrat na malakas yung pang-burst. Another pick-off, dalawang support dito. Ayan kasi yung disadvantage din. Pag yung support nyo, yung 4-5 nyo, puro range, malambot eh. Malambot, ayun, nabigyan agad. Pero nakapag-buyback etong Witch Doctor mga sir. Pupunta sila sa bottom lane. Eto na yung push ha. Mabilis yung pushing. Mabilis ano nila to, dito. Oh, yung skill lang ni Pugna. May Pugna to. Ayun na si Madara. Tumatangke. Meron na yung heart. Ang Phantom Lancer. Ayan. May na-rapture. Hunt ng Spectre. Sinong uunahin? Sinong ihuhuli? Si Saksang na-rapture dito. Follow up. Takot sila sa kay Kezu. Ayan si Kezu. Mag-reverse polarity naman pa to. Umepesto. Blood right doon. BKB for less rock. At uunahin nila si Madras, Skyrath, Radovatos, Mystic Flare. At malulusaw doon ang Phantom Lancer, Kezu. Reverse polarity sa dalawa. Mabibigyan lang yung Skyrath. Pero free hit dyan ang Bloodseeker at saka yung Spectre. And ako, nanalo na naman itong Wind and Rain. Tatlong heroes ang namatay kapalit sa isa. Pero nakakommit siya ng buyback ha. Nakabuyback doon ng Witch Doctor. Pero successful defense. Hindi nakuha yung tier 3 nila doon. Anong oras laban ng TNC? Ganun pa rin mga sir? Mga 12. 12. Mga lunchtime. Lunchtime. Ito na, opening time to para kila Brian na mag-push. Tier 1, ay tier 3 yung kinukuha nila. Tier 3, di ba? Tama. Tier 1. Baliktad. Tapos, magre-respond pa yung Phantom. Sayang si Madara eh. Hinahabol talaga nila. Oo. Okay na kay Kezu eh. Maganda na yung positioning ni Kezu doon, pero nag-hesitate siya na mag-reverse polarity. Inantay niya yung Leshrac na mag-pull off yung BKB. So, kaya hindi lang. Niya rin mabagsak. Pwede naman yun eh. Actually, dikit-dikit yung kanina eh. Yun nga lang gusto niya yung Lesh eh. Pero BKB na rin yung BKB. Ano. Yung Bloodseeker, BKB na rin dito. Isa din to si Forev kanina. Nakakalamang, may mistake here dyan. Si Misery na gustong sumilip-silip. Ako, nahuli. Nahuli yung kuya nyo. NA, umaga. Aluuna ng umaga, di ba? Magsisimula. Ayan. Okay, kalambos, alo.
Ako naman din eh, talo din ako kanina eh. So, ano lang tayo? Maraming nagre-rage dito. Talo ako, men. Talo ako kanina. Naka-upload na po pala yung game 2 nung Fnatic TNC. Kaka-check ko lang. Sayang yung ano eh. Ha? Wala. Tapos na kapon. Hindi na. Okay. Meron ano si Jazz, oh. Meron card dyan, oh. 50%. Leshrac, item check tayo. Na-unload yung item check ko kanina eh. Na-unload yung item check natin kanina, mga sir. So, Kaiser, yung Pugna, may BKB, Lincoln Sphere. Ang ganda ng build-up ng Pugna dito, ha. Aether Lens and etong Veil of Discord. Si Keizu, meron ng Shadow Blade Dagger. Uy! May na-shackle shot naman. Na-unload talaga yung item check natin. Na-unload, mga sir. Yung namatay na Skywrath, ayan lang yung item, Rado Vatos. And si Ritsu, may Blade Nail na and magmamanta style na tong Spectre with the Radiance. Si Forev, 4 staff, Blade Nail, BKB. Ang kanyang BKB, 10 seconds pa. And si Bryle, naku, may Bloodstone na, BKB, yung Scepter and the Dagger. So aggressive to na, Leshak ha, may Dagger din. Pero naka-standoff dito, nasa bottom lane, Jackal Shot! Ito naman si Forev! Mga sir, akala nila illusion lang din yung Phantom, Bloodseeker. Pero sakit. Sayang, pwede yun eh. Pwede yun i-burst down eh. Takot talaga sila sa Spectre na makapag-counter hunt. Shoutout nga pala kayo, no? Jax Dota. Yung moderator natin dyan. Magbigay ng ano, regalo sa pang birthday. Sana all. Thank you sa'yo, Boss Jack. Sana all. Hello daw. Hello, Trade Link. Sana all. Exclamation shanty. Ay, nako. Konti na lang, maayos na yung patch ko. Ano yun? Patch yan? Patch, hook na patch. Gusto ko ano yung talon eh. Tsaka yung gold dito. Pang birthday lang. Sana all. Kaya wala lang sa market nun eh. Pero eto, all dito sa side ng Wind and Rain, nakasmoke dyan lahat. May binabalak sila. Lamang pa rin ang blink pool somehow, pero high ground, nakita na ng ward. Etong Pugna, may BKB yan ah. At saka Lincoln Sphere, ayan na! Pumasok, hindi siya naka-BKB! Pumasok pa yung Rapture, mga sir! And Mystic Flare, babaon dito sa Wind Ranger and mamamatay siya. Phantom Lancer to join the fight. Merong na-impel doon. Buybacks coming in for Pugna. Pero lusaw na lusaw ang Skywrath. Nira-right click ng Phantom Lancer. BKB for Leshra. Gustong patayin ni Madara. Etong si Bryle. Pero reverse polarity. Walang tinamaan doon. Ayan. Na-cancel lang yung reverse polarity. At nabigyan nga etong si Ritsu. At saka yung Leshra. Baon na baon, Bloodseeker, Forev, gustong makapatay, umaalis doon ng Phantom Lancer, hinahabol si pa. Pero babalik mga sir, babalik itong Phantom Lancer at mamamatay yung Spectre. Si Bloodseeker lang mabubuhay. Grabing micro yun ah. Grabing patience si Kezu doon, hindi niya agad binagsak yung ano niya, RP niya sa ganung kagulo na clash. Patience from Kezu, ayan, exclamation siyang TH ko. Exclamation Eric. Birthday ko nga pala. Happy birthday nga pala, Eric. Pero yun nga, si kay Keso, gusto niya lang talaga i-gumit yung RP niya para lang talaga kay Bryle. Akala ko nag-RP na yun. Na-fake niya pa kasi nakita niya na nag-Yul Scepter yung Leshra. Nakakita ako may green pa dun eh, sa skill niya. Galing din ang pag-cancel ni Keso eh. Pati ako, naling lang ako dun ah. Muntik na rin si ano dun ah. Si Forev, kung hindi lang onti yung mga buhay nila, hindi bibilis yung speed niya. Pero ayan mga sir, makakakuha na tong blink pool ng pangatlong Roshan. Ano ba ito? Pangatlo? Pangalawa. Pangalawang Roshan pa lang ata. Tapos nakomit naman yung buyback ni Pug na dun. Pero sulit naman. Sulit yun eh. Oo. At saka ang ganda sana ng engagement ng Win and Rain. Pero high ground yun eh. Oo. Grabe naman yung anticipation ng ano, sila. Blink pool. Tsaka mina-micro-micro lang talaga ni Madara yung mga illusions niya eh. Bumalag siya, kala ko nga talo na sila kasi di ba pumasok si Bryle bigla. High ground kasi yun eh, teritoryo yun. Teritoryo yun ang blink pool. Kahit na warden nila, it would take time na Win and Rain na umakyat pa doon. Nag-blink, masyado lang napaaga si Bryle. Blink-in siya eh. Yan na nga, meron pa silang advantage ngayon. Tingnan mo yung net worth ah. Escape mo nga siya. Escape. Thank you, boss. So, 12 charges of Bloodstone. Etong si Bryle. Pinoy yan si Bryle, ha? Pinoy.
Pero ito si Milan naka-invito. Kita niya yung dalawa. Pwede niya siguro i-burst yung Pugna. Ayaw niya. Mahirap din i-burst na ng Pugna eh. Bakit? Meron na siyang ano eh, meron na siyang BKB Linkin Sphere. Oo, yun lang. May BKB nga pala. BKB Linkin Sphere. Ayan na nga mga sir. Pupunta na itong Blink Pool. Uy, may na-rapture doon. Monthly period kay Madara. Pero wala siyang pakialam. Hindi niya iniinda. Mamamatay dito yung Skywrath. Pero Windranger yung kapalit. At hindi siya makakagalaw for the meantime. Si Kezu nire-renta. Pero naka-skewer out. Hinahabol ni Foreb. Nasungkit niya doon. Hahabulin ng Phantom Lancer. Wala ditong reverse polarity for the side of Blink Pool. 3-4-1. Isang support lang yan. At aatras ang Blink Pool dito kahit meron silang Aegis advantage. Pero si Madara, dito na ulit. Gusto niya yan, ha? Gusto niya kumumit si Madara. Hindi niya iniinda yung Rapture. Wow, yung tapang na ito. Naano niya din doon eh. Tinamaan din siya ng Blood Rite actually. Pero item check for Phantom Lancer. Ba't ang kunat niya? Heart, Basher, Manta style. Yung ano ha, click mo kay Magnus. Magnus, BKB yun eh. Nakakommit niya yung RP dun, no? O matagal lang talaga cooldown? Nakakommit siya ng RP. Ayan, kinumit agad ang Vendetta. May nasungkit pa. Nag-iisa lang yung Skywrath. Si Ano, Witch Doctor. Happy birthday daw, Daddy Eric. Thank you po, mga anak. Ayos ah, ayos ah. Spamation Eric. Ganun pala pag ano, pag may nagsabi sa akin, Daddy, anak agad sabihin ko. Konoha can beat Madara. Call me Daddy. Konoha can beat Madara. Sinong Konoha dito? Walang ninja naman dito eh. Wala Spectre. Lang. Uy, Dagon 2. Ito ba hidden leaf? Konoha. Dagon 2 for Pugna. Saksa. Masakit na yung ano niya dito ah. Oh, meron siyang pipe. Utility for ano. Kasi palagi siya nababurst down eh. At saka masakit yung Lesrak. At saka Skyra. Kaya kinakailangan talaga nila ng pipe. Si Madara, may double damage pa dyan. Naka-abyssal na siya. Nakuha niya na. Yun lang, napatay pa yung courier. May wards pa yun, yung pinaka-importante yung wards. May ka-birthday ka din pala daw, nanonood ngayon. Mabait yan, pag ganyan. Ayan. Mabait yan, pagtulog. Pagtulog guys, pagtulog. Ayan. Ilang taon na ako? 20 plus. 20? Akala ko ano ka? Akala ko 18 ka pa. 18? Tsura. Pero, Pugna ha, blast lang ng blast dito. Meron siyang ward na nailapag dyan lang sa likod. At ang kate. Ang kate. Ayan na si Madara with all the illusions. Makukuha na yung third tier tower. Open na yung barracks. Naiwasan pa yung Rad of Atos ha. Grabing illusion dito. Blast-blast yung Pugna. Destroy talaga yung mga building niya dyan. Hinay-hinay lang to eh. Hinay-hinay pero effective. Mm-hmm. Meron pang yung Aegis dito. Phantom Lancer nga. Double walk lang. Yung life. Online na lahat ng illusions ha. Si Kezu nasa backlines lang eh. And successful Barracks for Blink Pool. Oh, best of 3 to, best of 3. Best of 3 to. So after the mini Barracks dito sa mid lane, mag-promise sila dito sa baba. Yung mananalo dito, kakalabanin yung OG ha. Pero series to guys, game 1 pa lang to. And eto yung downside. Ang Phantom Lancer talaga. Pag naka-snowball yung Phantom Lancer mga sir, ang hirap tigilan. Ayan na nga, makakakuha na ng dalawang lane. Uy, may hunt na. Gustong lumaban. At ayun, may nahuli mga si sir. Mamamatay yung Lesrak na nasa front lines. BKB na ipop. Pero reverse polarity lang sa Bloodseeker. At makaka-buyback yung Bloodseeker dyan. Lalaban pa sila. Kompleto pa rin dito yung Blink Pool mga sir. Walang Lesrak ng kalahating minuto. At yung Barracks Blast lang ng Pugna at makakakuha na sila ng bottom lane. Babak na kaya basic sila dito? Lang for Madara, no? Oo. Uy, may Narado Batos, walang mystic flare. Concussive shot lang ang in-release. At ako, na-basher! Na-abyssal yung Skywrath at mabibigyan agad. Walang pupuntahan. Nandito lang yung Blink Pool. Nasa base lang ng Win and Rain. At isusunod na yung last lane ng Barracks. Skywrath. Buyback sa kanya. Kailangan nilang defensahan to. Pero ano magagawa mo kay Madara? Sobrang lakas na ni Madara. Sobrang dami pa ni Madara dito. Ayan pa, grabe mag-isa naman niya lang, oh. Ninjutsu for Madara mga sir. Walang mana si Ritsu. Walang magagawa. Buyback si Forev dito. Mamamatay siya. Walang magagawa kasi walang hat. At Bloodseeker. Wala siyang katulong. Namatay.
Barax lang, Death Ward, Mystic Fair, pero hindi iintahin. BKB lang, si sapat Kezu, na for Kezu. Si Ritsu nandun lang eh. Yan dyan na si Kezu, parang statue lang eh. Oo, naka-blade mail kasi siya kaya di siya pinapansin. Pero tignan mo, pag nawala yung blade mail, papasok yan to si Madara. Ayan na, nakuha na ng Blink Pool ang Mega Creeps. And ayan, si Flash Drop, naku. Isang mana burn lang, sobra pa kalahati yung bawas. Hindi man lang nadagdagan yung Bloodstone niya nung pagkabili niya. Grabe naman yung ano eh, yung next assassin talaga eh. Sobrang sakit pa niya. Oo. GG to. So, Blink Pool. So, game 1, makukuha ng Misery and Prince. Misery. Nako, pag pumasok na si Misery, pumasok na si ano eh, pumasok na si Universe eh. Oh, oh. Tapos si Misery na lang yung kulang. Oh, yung mga EG GG. Rejects, yan. Grabe si Madara dito yung napipigilan. Yung Spectre, binapawasan lang ng mata. Wala na ka, wala na. Wala na. Walang nagawa yung pag-perform niya. Oh. Nadarang na naman. So, ayun guys, Blink Pool at saka Win and Rain. First game, nanalo dito si Misery and Stack. So, tingnan natin kung makaka-bounce back sila Forever. Kakailangan nila Forever ng malupit na game plan para sa game number 2. And European qualifiers to, isa lang yung kukunin sa kanila. Ang nag-aabang dun nasa unahan, OG. Okay? Ang mananalo dito, kakalabanin ng OG. Yun. Ang masasabi ko lang sa game na yun eh, maganda sana yung Spectre, nakakuha na siya ng key item. Pero hindi nila napigilan si Madara eh. Sobrang lupit ni Uchiha Madara doon. At ano din ni Kezu. Yung reverse polarity ni Kezu, on point talaga lahat. At ang daming backup plan eh. Ang daming backup plan for the side of Blink Pool. Kasi may pang-antay din sila doon sa Leshrac. Yung Leshrac supposedly i-antay niyang Phantom Lancer. Pero naku, yung Nyx Assassin lang. Nalusaw na siya sa Nyx Assassin eh. So, that's it guys. Meron pa tayong game number 2 ha. And ayun, magbabalik muna tayo para ano, para maka-chill muna tayo. So, ayun, see you later sa game number 2. Streamer si Kang.